So, ito yung tinatawag na rectangular na septic tank or yung Pozo Negro. So, yung size nito ay 4x4, so 4 meters yung lalim. Konting kaway naman dyan, mga boss. Aba, ito yung may-ari ng bahay. So hello guys, welcome back to my channel. So today nandito ako sa bahay ng tito ko. Nagpapagawa kasi siya ng septic tank or yung Pozo Negro. So mamaya sasabihin ko sa inyo kung magkano yung lahat ng nagastos nila. So pati yung sa labor. So tingnan natin. So andito kami ngayon sa bahay ng tito ko. So ito in progress na bahay niya. So andito kami sa likod bahay niya. Ito yung pinapagawa niya ang Pozo Negro. So ito yung tinatawag na rectangular na septic tank or yung Pozo Negro. So yung size nito ay 4x4, so 4 meters yung lalim. And then yung pinaka layout niya or yung plan ng septic tank nila is dinivide nila into two. So yung solid waste saka yung liquid waste or yung wastewater. So yung dumi or yung ihi ng tao, so pinagbukod nila. So, pati daw yung lababo kasama na rin dito, yung tubig ng, yung dumi ng lababo. So, ayan, and ayan, tingnan natin yung pinakailalim niya. So, ayan. So, eto nga pala si Kuya Edgar, siya yung naggagawa ng Pozo Negro. So, ayan. And then, so, eto naman yung tito kong Pogi. Konting kaway naman dyan, mga boss. Aba, ito yung may-ari ng bahay. So, malapit nang matapos yung pinapagawa nilang bahay. So, ipo-flooring na lang daw to. Pagkatapos matapos yung... Ito yung hollow block na nasa paligid niyan. Pagkatapos niyan... Ipo-flooring niyan, pero hindi pa ngayon, baka bukas kasi medyo malambot pa yung simento. So ganito na yung itsura pagkatapos magawa yung mga haligi ng Pozo Negro. So ayan. So bukas ipo-flooring na yung ibabaw nito, tatakloban na. So meron na rin siyang pipe or yung tubo na nakalagay diyan. And then mag-iikot naman tayo dun sa pinapagawa niyang bahay. So after naman nito, sasabihin ko sa inyo yung mga material cost neto, saka yung labor, so kung magkano yung nagastos niya. So, tingnan na natin kung magkano yung mga nagastos niya. So, dito muna tayo sa mga material cost. So, ito yung mga hollow blocks, buhangin, saka yung graba, saka yung simento, bakal, saka yung tubo na nabili nila ay nagkakahalaga ng 13,000 pesos. So, bukod pa doon, yung labor saka yung mason, yung labor is worth 600 pesos per day. And then yung mason is 450 pesos per day din. So, yun yung mga nagastos nila. So, within 1 week yata nila ginawa tong Pozo Negro. Ita times mo na lang yun sa 6 days. So, yun yung presyo ng mga nagtatrabaho sa kanila. So, yun lang. So, eto naman, mag-house tour muna tayo sa ginagawa niyang bahay. Pinapagawa niyang bahay. We'll be right back.
that's all for today. So, thank you for watching. Sana nakapagbigay ako ng pagka-canvas sa mga nagpapagawa po ng Poso Negro. So, ayan yung iba-budget natin. So, bye guys. See you on my next video. Thank you for watching.